Maraming bisis nang pinalitan ng head gasket pero overheat pa rin. Ang clearance dito kahit na mag-replace pa tayo ng tatlong bisis dito sa cylinder head ay pwede pa to. So hindi talaga totoo yung sabi ng iba na hindi daw pwedeng ma-replace tong head dito kasi naiipit daw yung gear. Tapos yung iba naman ang sabi nila pag nag-replace daw dapat yung gawin ay dalawang head gasket yung gamitin. Yun guys, may unit na naman tayo. Ang problema dito, maraming bisis na ang pinalitan ng head gasket pero bula-bula pa rin yung kahimtang. Oh, di mapislit. Hawa. Hindi na yun. Ito secure. Huwag na pa gani kayo. Kusog like secure. Observe natin dito. Tinanggal ko lang muna tong radiator cap. So, ayan. Dagdagan lang muna natin ng tubig. So, ayan. Kita natin dito na parang naglalaba yung radiator natin. Maraming bula yung umaangat. Ang bula na to, ito yung nagkukos ng pressure. Kaya kapag binyahe pa natin to ay posible na may puputok na linya ng coolant natin at mas lalong masisira yung engine. So ngayon ay magsimula na agad tayo. Basic lang yung ginawa natin. So ayan, tinanggal natin yung buong engine. Masasabi talaga nating basic lang kasi yung helper lang natin yung nagbaba. So ayan na yung engine natin. Fast forward na tayo. General overhaul yung ginawa namin dito. Ang ginawa namin dito ay nasimbol na namin tong engine. Dito na natin i-explain sa inyo bakit natin binaba yung buong engine. Hindi ko na pinakita sa video yung pag-asimbol ng mga piston. Basic lang naman yon. Ang importante dito ay ma-explain ko sa inyo yung dahilan talaga ng laging pagputok ng ating cylinder head. Ang ginawa ko pala dito ay nirepis ko yung engine bell housing. Nilibel ko sa engine block kasi yung engine block dito ay pinarepis namin. Siyempre tapusin mo muna yung video bago ka mag-comment. Liner natin at yung block ay nakalibel siya. Kasi nirepis to. So nire-surface yung block natin. Hindi kasi level tong block natin kaya ang nangyari ay laging pumuputok yung head gasket. Kahit maraming bisis na to na pinalitan ng head gasket ay pumuputok pa rin. Dahil nasa block yung problema, wala sa head ay ito nirepace natin. Pagkatapos nating ma-repace yung block, nangyari dito naman nagka problema dito sa bell housing. Kaya ang ginawa natin, nirepace natin para malibel siya dito. So, nung tinignan ko ito ay level na. Pinalitan natin to ng mga bagong piston ring, bagong mga bearing, bagong liner. So, lahat-lahat bago na. Pero hindi ko na pinakita kung paano natin to inassemble kasi marami namang marunong gumawa ng engine assemble. Marami yung mga mekaniko dyan na marunong na mag-overhaul. Yung importante lang naman dito, yung dahilan ng overheat. So, yung pinaka-cause talaga bakit laging pumuputok yung cylinder head natin. So yun lang yung i-explain ko sa inyo kung paano natin ginawa ng paraan. Bali yung sitwasyon natin dito ay libelado na yung engine block natin. So ayan, pati na rin tong cylinder head natin. So nirepace na rin to kaya level na talaga to. Ngayon naman ang poproblemahin natin ay itong gear na to. So ayan, kita natin. Marami talaga yung nagpoproblema dito lalo na kapag naparepace na yung cylinder head. Tingnan muna natin, nakatap na yung piston number 1 natin. So ayan, medyo tumaas ng kunti yung piston natin. So ito yung sukat. Kalahati lang, hindi siya umabot ng 1 mm. Ito naman yung sukat ng head gasket natin, 2 mm. Yung lumang head gasket yung sinukat ko kasi nakapress na. Nilagyan na namin dito ng pandikit. Tapos nilagyan ko lang ng gasket oil yung sa engine bell housing natin. Yung sa may timing cover. Pagkatapos ay tinaplak ko na tong head gasket. At saka pinatong na rin namin yung cylinder head. Partida na talaga to kasi nirepis yung cylinder head at saka nirepis na rin yung engine block. Hinigpitan namin yung head bolt ng 190. Fit again? Oo. Oh. Fit again? Kanang dili mo smile. Dili smile ba? Nang sakto lang na ako ba? So ngayon ay dito na tayo. Dito na magsisimula yung suliran natin.
ang ginawa ko naman dito ay ginrind ko tong bultana ng ating Heidelberger. So bale yan, kita natin na medyo may problema siya. Fictive, oy, anga, oy. Anga ni, oy. Gamitin niyo na lang talaga yung mata ninyo at utak ninyo para maintindihan niyo yung ginawa ko dito. So ayan, kita natin na medyo kunti na lang yung kulang. Yun. Made in China, magayo? Sus. Parang inaano lang yung ano, ba no? Nung dati kasi yung dito, naka-marking na yung circle niya na ito. Bale itong labi na to. Ngayon naman ay mas malalim pa yung ginawa natin. Dito na kayo malilibugan ng husto. Pinamasinsyap ko na tong. So ayan, anong tawag dito? Tunggoy-tunggoy at saka itong timing gear natin. So ayan, pinatuyok-tuyok nung isang tao dito. Hindi ko naman siguro kailangang i-explain ng mabuti. Kita naman sa inyong mga mata yan. To see is to believe na lang kayo at hindi ko na kayang i-explain to. So ayan, medyo libil-libil pa ng kunti. Ito na yung pinamasinsyap natin. Binawasan natin ng kunti dito. So ito yung gear niya dito. Resulta natin dito. So kabit muna natin. Yung mga mahirap talagang makaintindi dito ay medyo sorry talaga. Mas maganda na lang sigurong i-bass mo na lang ako. May adjust na siya. Para makuha natin yung tamang adjust dito sa ilalim at dito sa ibabaw, dapat ikabit muna natin yung camshaft dito para naka-sit up din yung camshaft gear dito sa ibabaw. Kasi pag wala yun, nag-sit up tayo dito ng una sa ilalim, so posible na magka-problema dito sa ibabaw. Makikita talaga natin sa comment yung mga magaling mag-isip dito. So, kabit na natin. Sobrang laki pa ng play dito. Hindi pa natin na adjust. Okay. So ayan, subukan na natin ituyok-tuyok. Yun. Kita natin na sobrang napaka-smooth talagang ituyok-tuyok yung engine. Ganun lang naman pala, sobrang napaka-easy lang. Ayan, so may kunting play dito. Ibig sabihin, pag may play siya, so may clearance dito sa ilalim. Yung dalawang gear dito, so itong gear na to at dito sa ilalim may clearance siya kasi ayan, kita natin na may ano pa siya dito, may play pa. Ang clearance dito, kahit na mag-repeat pa tayo ng tatlong beses dito sa cylinder head, ay pwede pa to. So hindi pa to maiipit. Pwede pa nating ma-repeat to ng ilang beses kahit na mag-overheat siya ay okay pa. So hindi talaga totoo yung sabi ng iba na hindi daw pwedeng ma-repeat tong head dito kasi naiipit daw yung gear. Tapos yung iba naman, ang sabi nila pag nag-repeat daw, dapat yung gawin ay dalawang head gasket yung gamitin. So siguro joke yung mga diskarte nila. Tapos smooth yung ikutin. So ayan, nag-pre-wheel pa siya. So nakaharap siya dito. Siyempre kung itatanong mo naman kung ilang beses ko nang ginawa to, siyempre medyo kadaghan-daghan na gyud. Fast forward na tayo. So ayan, yung engine natin ay buo na, kaya ikakabit na natin. Madali lang talagang ikabit. Fast forward na naman. So ayan, kita natin na umandar na agad yung engine. Malakas na yung tuyok-tuyok niya. Tapos observe natin kung mayroon pa bang bula. So ayan, nilagyan lang namin ng mineral water na nakataob para klaro talaga. Fast forward ulit. Nandito tayo sa kabukiran. Siyempre para masubukan talaga yung kahibangan na ginawa natin ay dito tayo sa kabukiran na road test. Bale 70 kilometers yung tinakbo natin sa pag road test ng time na to. So ayan, kita natin na medyo kurbada talaga. Grabe, kurbada we. Siyempre tapusin natin yung video kung bakja ba talaga to or okay na. Awit ko, awit. Yung takbo natin ay medyo hinahinay lang ng kunti. Malayo na yung narating natin pero yung temperature natin ay
napakababa lang, so hindi tayo umabot ng kalahati yung temperature. Tinanggalan na nila ng thermostato kaya ganyan yung temperature. So ayan, check lang muna natin yung radiator natin kung ano na ba yung kahimtang. So ayan guys, check up muna natin kung okay na ba yung engine natin. So nandito pala tayo ngayon sa kabukiran ng road test. So kita natin na may mga truso pa dito. So, nasa mahayahay kami ngayon ng road test. Siyempre ang ginawa ko dito ay gumamit ako ng eco bag para hindi makaligo ng ininit. So ayan, medyo hindi na siya tumalsik. Lagyan natin ng kunting mineral para makita talaga natin kung ano yung kahimtang dito, kung may bula-bula ba. Yan. Kita natin na wala na yung bubbles na umangat. Sa sobrang layo ng tinakbo natin at paangat pa yung daan. Pero nakita natin na malinaw na talaga yung radiator natin, so wala nang bula-bula. Kita nyo naman yung ano dyan? Yung mga unggoy natin na basher na diha nagpuyo.